our video for today. So hello guys, welcome back to the channel. For today's video, meron tayong konting feeding video lang. At isi-share ko kung paano to sila store na magtagal sa ating refrigerator. So meron tayong isang kilong moro-moro dito sa Davao. Bili ko kanina is 200 pesos. Container, gunting, heater para sa feeding, at saka itong secret weapon. Hindi talaga siya secret, pero this is shared by Jetro. Shoutout to Jetro How. Kung paano siya nagsustore ng pagkain sa refrigerator na hindi nasisira. Kasi before, ang ginagawa ko, nakaganito lang. So pag nagtigas, basain. Tigas na naman, basain hanggang masisira talaga yung fish. Pero ang sikreto pala ni Jetro is nilalagay niya sa cellophane yung mga isda. Estimate lang sa ano ko, sa per feeding ko, kung ikakat natin ka, pwede dalawa or tatlong isda. Dalawa na lang ating ano, kasi yan ang isang feeding na to sa lahat sa main tank. Lagay mo dyan. Kukuha ka, hindi mo na basahin lahat. Kunin mo lang itong isa. And yun lang, ito mo. Lagay mo sa tubig, then feed na. Papa, ay tatay! Yes. Okay, lagay na naman natin yung iba. Wow. One last. Isa papakain na lang natin sa feeding. Diyan. Thank you, Mama. I feed it right. So itong natirang moro-moro is for our feeding video na lang. So kinakat ko lang siya ng bite size or yung kasya lang sa PBAS IT Silver Arowana. Tsaka Oscars, paminsan Oscars. Pero yung RTG ko, shrimp yan, tsaka superworm. Silver dollar, tsaka BBRH. Hindi na sila pellets kasi ano, para less ang bio load. So sila kumakain ng mga tira-tira ng isda. So sila ang cleaner. So for this size, I cut it into 4 pieces. Ito na sila lahat. So meron kang, for example, since dalawa yung nilagay natin, yung per feeding ko, so times 2 lang ito. Para sa single feeding. So guys, ito yung 6 by 30 by 2. 220 gallon na tank. So ito sila ang mga nasa loob ng tank. Dalawang IT, Silver, RTG, PBAS, dalawang Oscar, and ito sila mga cleaners ko. Sila kumakain ng mga tira-tira. So, kain na natin. For the PBAS. Oh,
So hindi tayo mag-worry sa mga sobra-sobra say, kasi kakainin niya na ang tinfoil at saka ng Black Bar Red Hook. Talaga yung moro-moro, no? First time ko nagpakain and I noticed medyo magapa siya. Change ako ng ibang klase. So, ubusin ko lang yun tapos papalitan ko ito. Papalitan ko yung isda kasi ayaw ko mag-suffer yung filter. Whitish pala yung tank natin kasi 5 days ago, nagkaroon siya ng bacteria bloom. So, change ako ng maraming water. Inilisan ko yung wool. Other than that, hindi ko na ginalaw yung filter. So, nagka-bacteria bloom. Wala lang akong ginawa. Hanggang sa after 5 days, nag-subside lang, nawala lang yung puti or bacteria bloom. Tsaka update pala sa ating hardback RTG. He's doing good, he's eating. Tubo-tubo na yung soft part ng gill plate niya, sa gills niya. Yung kinat natin na 5 days or a week ago. So, he's doing good. Tsaka, sana tuloy-tuloy na ang recovery. Abangan yung next video natin. It's about sulcata. It's about sulcata tortoise. Thank you for watching, guys. Please like, share, and subscribe. Vincent Tejas. Thank you.